Tila kapit sa patalim ang ilang kababayan nating gustong mamasukan bilang household worker sa ibang bansa. Maging ang ilang menor de edad, kinakagat ang alok ng ilang illegal recruiter na gumagawa ng pekeng dokumento. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano. Sa kagustuhang maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya, kinagat ng 16 na taong gulang na si Fatima. Di niya tunay na pangalan ang alok ng isang illegal recruiter na maging kasambahay sa Saudi Arabia kapalit daw ng 30,000 pisong sahod kada buwan. Sabi niya po, gusto ko daw po mag-abroad. Lahat daw libre. Pero sa naiya, pinigilang makalabas ng bansa si Fatima noong May 2018. Bagamat mukha niya ang nasa pasaporte, pangalan ng ibang tao ang nakasaad sa pasaporteng gamit niya. Batay sa Household Service Workers Policy ng POEA, 23 taong gulang ang minimum age para makapagtrabaho abroad ang isang Filipino household worker para masigurong siya'y mayroong emotional maturity o nasa wastong edad na at naaayong pag-iisip. Ayon sa Voice of the Free, ang NGO na sumusuporta ngayon kay Fatima, may kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang recruiter at agency na nambiktima sa kanya. Mahigit 28,000 ng umano'y biktima ng human trafficking ang naharang ng Bureau of Immigration sa NAIA noong 2018. 150 sa mga na-rescue, mga babaeng minor de edad. Tinitingnan ng isang immigration officer yung documents, yung statement, ano yung mga sinasabi niya, yung kanyang mga gagawin doon. And then yung demeanor niya, paano siya kumilos. Sistematiko raw ang panloloko ng mga nagpapatakbo ng sindikato. Ang recruiters o headhunters maghahanap ng mga may hikayat sa kanilang modus. Ang mga biktima dinadala sa isang safe house para turuan kung paano kumilos ng angkop sa tamang gulang. Ipinoproseso rin ang gagamiting birth certificate na may ibang pangalan at edad. Matapos nito, dadalhin na sa DFA ang mga biktima para makapag-apply ng pasaporte at kalaunan sa POEA para sa iba pang requirements. Pwedeng si kapatid na mas may edad, yun yung gagamitin niya na birth certificate. O yung iba naman, siya mismo yun, pero hindi totoo yung edad nila. Ang pagbigay namin ng birth certificate ay base dun sa information na binibigay ng citizen. So ang information ay usually ay yung full name ng citizen na humihingi, birthday, birthplace, full name ng parents. May 180 na kasong na-report sa PSA noong 2018 kung saan iba ang nakalagay na kapanganakan sa mga na-issue nilang birth certificate. Pagtitiyak ng PSA, agad iniimbestigahan ang mga ganitong kaso. Malaking palaisipan din kung bakit nabigyan ng pasaporte at OEC o Overseas Employment Certificate ang mga biktima gayong peke ang kanilang pagkakakilanlan. In some cases, medyo advanced yung forgery na medyo nahirapan rin ma-detect. But of course, aside from just evaluating the document, we could also check based on the appearance of the passport applicant. In case makalusot man sa amin, and palagay naman namin, kukunti lang yan, ano? Nandiyan naman yung Bureau of Immigration to check. Nandiyan rin naman yung POEA to check. Dahil online ang ating processing, hindi na sila magpapakita personally. So, makakakuha sila ng OEC through the agency. JP Soriano, GMA News.